Noong June 24, 2022 sa Dubai ay isang napakalaking tagumpay para sa tatlong Pinoy na lumaban sa boxing, kung saan dalawa sa laban ng Pinoy ay may kaakibat na titulo. Una rito mga bay ay ang laban ni Joepher Montano laban sa isang Indonesian fighter na si Ari Agustian. Sa labang ito mga bay ay underdog si Joepher at kilalang kilabot itong Indonesian fighter dahil lahat ng 8 panalo nito is by way of knockout. Pero walang takot na nilapan ni Joepher ang kalaban at sa bodega niya ito binubumba ng suntok. Pero sa pagbagsak ng kalaban mga bay ay hindi ito binilangan ng referee at tinawag na slip on the floor o ang pagkadulas sa luna. Ganun pa man ay hindi nagpa-apekto si Joepher at nakapokus lang sa susunod niyang gagawin para tuluyang pabagsakin ang kalaban. Nakatayo pa man ang Indonesian pero halatang nagpipigil hininga na ito sa sakit at kirot ng kanyang tagiliran. At nang masunda ng suntok ang kanyang bodega, ay sumuko na ito sa laban. Dito mga bay ay mananatili sa Pinoy ang titulo ng Asian Boxing Federation Super Light Title. Ang isa namang laban mga bay ay sa ating Ifugao fighter na si KJ Natuplag. At dito ay makakalaban niya ang isang Thai boxer na si Attanon, Kunlawong. Ito na ang pangatlong beses na lumaban ang batang Pinoy sa Dubai. At kahit papano ay nakikilala na ito sa ibang lahi. Sa labang ito mga bay, si KJ Natuplag ay may kartadang 9 wins with 8 knockouts at may 3 talo. Habang ang Thai fighter na dating Muay Thai ay may kartadang 17 wins with 13 knockouts na may 6 na talo at 1 tabla. Nakataya sa labang ito mga bay, ang bakanting belt ng WBC, Asian Boxing Council, featherweight title. Bago ang lahat mga bay, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button, pati na rin ang notification bell para maging updated ka sa ating mga bagong videos. Unang beses na mapalaban sa Dubai itong Thai fighter. Mas matangkad din ito ng 2 pulgada sa ating pambato. Palaban din ang taglay nitong lakas at mutika ng matikluhod si Natuplag nang tamaan ito ng right straight sa bandang tenga. Pagpasok ng pangalawang round ay mas aggressive pa rin ang batang Ifugao habang ang kalabang Thai ay naghahanap ng tiyempo para makabitaw ng suntok. Dito nga ay bumagsak ang Thai pero hindi binilangan ng referee at sa bilis nga rin ng pangyayari ay hindi malinaw kung sa suntok ito ni Natuplag. Kung kaya't naghanap tayo ng ibang anggulo para maliwanagan ang desisyon ng referee. Sa anggulong ito ay malinaw nating makikita na tumama ang huso ng Thai sa noo ni Natuplag. At nahawi ang ulo nito sa kaliwang suntok ng Pinoy na hindi naman tumama. Dahil sa aksidental ang nangyari, ay binibigyan ng isang manlalaro ng sapat na oras para makapagpahinga kahalintulad sa isang aksidental low blow. Okay.
5 minutes. Relax. Nang makarecover na ang Kalaban, ay humataw na sa atake si Natuplag. Hindi nagbibigay ng espasyo ang Kalaban. Siguro ay nasukat na nito ang lakas ng suntok ni Kabayan. Kaya ganun na lang ito makayakap sa batang Ifugao para ang atake ng Pinoy ay mapigilan. At sa isang bulusok na suntok ni KJ, tapos ang Kalaban. Sa tindi ng pinsala mga bay, kalaunan ay nahirapang huminga ang batang Thai at pinagtulungan ng mga medical representative para makarecover. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang iyong reaksyon sa ating video. Paki-comment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat. Mabuhay tayong lahat. Ladies and gentlemen, your WBC main event comes to a close with referee Shahzad Janab calling a stop to the action at 1 minute and 32 seconds in round number 2, declaring your winner by